Midnight Man. Magandang gabi sa iyo at sa iyong pamilya, Sir Mac. Itago mo na lang ako sa pangalang Violet. Sensitibo ang kwentong isishare ko dahil hindi ito fiction-fiction lang. 1980s nang makapag-asawa ng puti ang tita Molly ko. Pinalitan ko na rin ang pangalan niya at iba pang pangalan na mababanggit dito para na rin sa privacy. Mayaman yung lalaki at may farm na pag-aari ng kanilang pamilya. Sa pagkakatanda ko ay pangalawa sa apat na magkakapatid ang asawa ni tita na si Joseph. Siya ang naging katulong ng mga magulang niya sa farm, kaya naman doon din nanirahan sina tita at ang mga naging anak nila. 1994 naman nang maimbitahan nila kaming mag-anak na magbakasyon sa kanila sa loob ng 2 buwan. Bakasyon yon sa school kaya pumayag sina mama. Tuwang-tuwa sa amin yung biyena ni tita kasi masisipag daw kami at hindi na kailangan pang utusan. Lagi kaming nagbo-volunteer na tumulong sa paglilinis ng barn. Pero ayaw kaming patulungin dahil baka matabunan daw kami ng mga beans doon sa silo. Delikado raw yon kaya sa labas na lang kami. Kapag nag-iikot kami ni kuya ay may nakikita kaming part ng barn na nakakandado. Lumang kahoy yung panara at may mga siwang. Makikita mo yung nasa loob kapag sumilip ka. Marumi at mabaho sa loob. Tapos parang may nakakulong na wild animal kasi umuungol yon at may nagkakalampagan sa loob. Takot na takot kami roon ni kuya. Pero lagi naming sinisilip sa pag-asa na makita kung ano ang naroon. Nang minsang itanong namin kay tita kung ano ang naroon, sinabi lang niya na huwag kaming pupunta roon dahil may nakakulong doon na espiritu. Huwag daw naming sasabihin kahit kanino dahil nagagalit daw yon kapag may ibang nakakaalam at ginugusto noon na makalabas. Pinapromise niya kami na huwag na huwag kaming lalapit doon at huwag na huwag sasabihin kina mama ang tungkol sa nalaman namin. Sir Mac, bilang mga bata pa kami ay madali kaming matakot ni kuya. Lalo na ako. Ayoko talagang sabihin kina mama ang tungkol sa barn sa takot na magwala ang nakakulong sa gilid noon. Lagi namin iyong pinag-uusapan ni kuya. At isang araw ay pumuslit kami na magpunta roon kahit pa pinagbawalan na kami ni tita. Sumilip kami sa siwang at naamoy na naman namin yung amoy na hindi magkaintindihan. Hindi ko ma-describe eksakto pero para siyang pinagsamang bulok at kalawang. Yung naririnig naming ungol doon ay naging sigaw, kaya napasigaw na rin ako. Tumakbo kami ni kuya at nakasalubong kami ng biyena ni tita. Wala siyang sinabi pero halos kalad ka rin niya kami pabalik sa bahay. Kinagabihan, nalaman namin na pinababalik na kami sa Pilipinas. Biglaan, hindi na kami kinausap ni na Tita Molly at Tito Joseph. Si Mama, tanong ng tanong sa amin kung ano raw kalokohan ang ginawa namin at nagalit ang mga biyena ni Tita. Alam namin ni Kuya na tungkol yon sa gilid ng barn, pero hindi namin masabi dahil natatakot nga kami sa sinabi ni Tita. Sorry nang sorry si Mama. Hanggang sa noong araw na ihatid kami sa airport. Noong nasa eroplano na kami, biglang ikinuwento ni Kuya kay Mama ang tungkol sa gilid ng barn. Nang marinig iyon ni Mama ay hindi na siya nagsalita. Hindi na namin napag-usapan uli ang tungkol sa gilid ng barn. Kahit minsan ay nakakausap ni Mama si Tita Molly sa telepono, hindi nila yon nababanggit. Pero ako, sa edad ko noon na siyam, hindi ko malimut-limutan ng misteryo sa gilid ng barn. Iniisip ko na baka ipinakakain doon sa espiritu sa loob ang mga alagang hayop sa bukid ni na tita. Pati yung beans na nasa malaking imbakan, baka kako pagkain din noon. College na ako nang umuwi ng Pilipinas si na Tita Molly at ang mga pinsa namin. Hiyang-hiya akong humarap sa kanila dahil sa nangyari noon, pero sa edad ko that time, duda na ako sa espiritu sa gilid ng barn.
Pero Sir Mac, mali ako. Totoo ang espiritu sa loob ng barn. At kaya bumalik ng Pilipinas si Tita Molly ay para matakasan yon. Ang kwento niya, panganay na kapatid ni Tito Joseph ang nakakulong sa gilid ng barn. Nasiraan daw ito ng ulo ng mapatayang asawa at anak, dala ng pagkalulong sa droga. Imbes na isuko ng pamilya, itinago ng magulang ni na Tito Joseph ang kapatid niya. Nakakulong daw yon sa hawla dahil nananakit at para ng hayop kung umasta. Nangangangat daw kapag nilapitan. Kaya ang pagkain noon ay inilalagay sa dulo ng mahabang kahoy at inaabot sa kanya. Tinanong pala yon ni Mama kay Tita Molly nang makauwi na kami sa Pilipinas at ipinaliwanag naman ni Tita. Kaya pala wala nang nababanggit si Mama ukol doon. At ilang taon na nga raw ang nakararaan ng mamatay ang kapatid na yon ni Tito Joseph. Basta isang araw daw ay hindi na ito nagising. Doon lang din nila inilibing sa bukid nila at nilagyan lang ng palatandaan na sila lang ang nakakaalam. Ilang linggo bago umuwi ng Pilipinas sina Tita ay nakaranas sila ng mga hindi maipaliwanag na bagay sa farm nila. May mga baka at tupa raw na bigla na lang mag-iingay sa gabi at makikita nilang nakalabas na ang mga iyon at nagtatakbuhan na parang may humahabol. Tahol naman daw ng tahol ang alaga nilang shepherd dog pero nakaipit ang buntot sa pagitan ng mga hita. Minsan naman daw ay may mga gamit sa bahay nila ang bigla na lang bumabagsak o nababasag kahit na imposibleng basta na lang yon mahulog sa kinalalagyan. At ang pinakamalala raw ay may kumakalmot sa mga binti nila kapag natutulog sila. Magigising na lang sila sa sobrang sakit at makikitang may mga maliliit na bakas ng kalmot ang balat nila. Pinagbakasyon muna raw ni na Tito Joseph sina Tita Molly sa Pilipinas habang inaasikaso ng pamilya nito kung paano paaalisin ang espiritu ng namatay nitong kapatid. Sa kasamaang palad, Sir Mac, nasunog ang bahay ni na Tita Molly at kasamang natupok ang mga biyanan niya. Si Tito Joseph at mga alagang hayop lang ang nakaligtas at sabi niya. Habang nasusunog ang bahay nila ay may naririnig siyang tumatawa sa loob ng bahay. Magto 20 years na mula noon. Nakabalik na sa US si na Tita Molly pero ibinenta na nila yung farm nila sa Oklahoma. Hindi nila sinabi sa pinagbentahan na nakalibing doon ang panganay na kapatid ni Tito Joseph. Naalala ko yung nangyari sa akin isang beses na parang napaglaruan ako ng engkanto. Share ko lang sana iyon dito sa inyong channel. Tawagin nyo na lang akong Archie. Nangyari ito noong 2019 bago ang pandemic. Nagbe-break-in ako ng motor ng tatay ko na bagong bili lang niya. Siyempre, kaya nga ibe-break-in kasi bago. So ganito nga po. Diba kapag magbe-break-in ka, may certain distance ka na kailangang bunuin. Ako naman si Paki Alamero, volunteer agad ako sa tatay ko na ako na ang gagawa kasi may pasok siya sa opisina. Dapat sa weekend na niya gagawin yon. Kaso atat nga ako so, kinulit ko siya ng kinulit hanggang sa ibigay na sa akin ng susi ng motor. E di yun na nga. Sabi ng tatay, sa bukid daw ako magpatakbo dahil bukod sa walang gaanong dumaraan ay slope pa yung kalsada roon. Lumarga na nga ako at nagmaneho pa bukid. Maaga pa noon ha, mga alas 9 ng umaga. Dire-diretso lang ako hanggang sa hindi ko nakabisado yung daan. Hindi naman kasi ako pamilyar sa bukid dun sa amin. Hindi ko pa nararating yun pero confident naman ako na hindi ako mawawala. First time kong makita yung lumang sementeryo sa lugar namin. Lumang-luma na pala talaga. Para siyang naging setting na sa isang horror film kasi pamilyar ang itsura. Nagtabi-tabi po pa ako kasi alam ko naman na may mga kaluluwa roon
Tapos baka ka ako nagambala pagdaan ko. Maaga pa rin noon ha. Pero habang tumatagal, parang dumidilim dahil sa mga puno. Ang creepy, Sir Mac. Pero sige lang ako kasi may mga nakikita pa naman akong mga bahay. Hanggang sa naubos na yung mga bahay at isang pagkahaba-habang tubuhan na ang dinaanan ko. As in tubuhan sa magkabilang gilid. Tapos may mga tumutubong sitaw yata sa pagitan ng mga tubo. Sobrang tahimik at ang maririnig mo na lang ay yung hampasan ng mga dahon ng tubo. Huminto ako saglit at lumingon sa pinanggalingan ko. Wala na akong makita maliban sa pagkahaba-habang kalsada at pagkahaba-habang tubuhan. Sementado na yung daan ha, pero walang katao-tao o sasakyan. Kinikilabutan ako noon at medyo nagdadalawang isip ng dumiretso. Pero ang nasa isip ko ay maaga pa. Wala naman sigurong masasamang loob o kababalaghan na mangyayari ng ganoon kaaga. Mga ilang minuto ang nagdaan, naubos na rin ang tubuhan sa wakas. Nakahinga ako ng maluwag kasi may mga bahay na uli akong nakita, tsaka tao na nakasalakot. Magsasaka na nag-aararo ng lupa. Tapos may nakita akong parada. Napahinto na naman ako kasi ang babagal maglakad noong mga nasa parada. Mga nakaputi sila at hindi ko malaman kung sino ang babae at lalaki. Dahil pare-pareho ang suot nilang bestida na hanggang gitna ng binti. Nakayapak sila, tapos may talokbong sa ulo. Magkakapantay lang din sila, parang mga wala pang 5 feet ang taas. Ang pagkakaparada nila ay nasa gilid sila ng magkabilang side ng kalsada, tapos hahakbang sila ng isa. Uugoy-ugoy muna bago iakbang yung isa pang paa. Kinikilabutan ako kapag naaalala ko kung paano sila humakbang. Hindi ko alam kung didiretso pa ako kasi iba na yung pakiramdam ko. Talagang tumayo na yung mga balahibo ko sa buong katawan. Maya-maya pa, may biglang sumigaw ng "Totoy!" Out of reflex, napalingon ako sa likod. Yung magsasaka na nagtatanim nakatingin sa akin tapos nagtatanong kung bakit daw ako nakahinto sa gitna. Nilingon ko uli yung parada at lalong tumindig ang mga balahibo ko. Nanlaki pa ang mga mata ko at tumuro sa unahan kasi wala na roon yung mga nakaparada. Bago pa ako makapagsalita, naunahan na ako noong mama. Huwag daw akong tumuro, baka raw manuno ako. Ibinaba ko agad yung kamay ko at pinaatras ang motor gamit yung paa ko. Noong makatapat ako roon sa manong, sabi niya kung nakita ko raw ba ang lutrina. Lutrina pala ang tawag nila roon sa mga pumaparada. Sabi ni manong, nagpapakita raw yon sa mga hindi nakakaalam ng existence nila. Mabuti raw at hindi ako dumiretso. Dahil kung dumiretso raw ako, ay lilingon sa akin yung mga pumaparada at makikita kong bungo lang sila lahat. Baka raw atakihin pa ako sa puso. May ganoong kaso na raw kasi sa kanila. Dumiretso at dumaan sa gitna ng lutrina. Nang makita raw na bungo ang mukha ng mga pumaparada, ay inatake sa puso at namatay. Sabi-sabi pa raw na nang pinaglalamayan yon ay napalitan ng puno ng saging ang bangkay. Kinuha raw ng lutrina ang kaluluwa noong tao at isinama sa parada ng mga yon. Wala pang alas 12 ng tanghali ay kota na ako sa kilabot. Kaya nagpasalamat na lang ako roon sa manong at umalis na. Bumalik na ako sa pinanggalingan ko. Akala ko naman ay tapos na yung kilabot ko pagkakita ko sa lutrina. Hindi pa pala. Dahil iyong tinakbo ko na pagkahaba-habang tubuhan ay maigsi lang pala. Tanaw yung magkabilang dulo. Hindi kagaya noong unang daan ko na wala akong makita kundi puro tubuhan. Para na akong hihikain sa nerbiyos nang ma-realize ko na matagal-tagal na rin pala akong napaglaruan ng engkanto bago ko pa makita yung lutrina na yon.
Napapaisip nga ako kung tao ba yung manong na nakausap ko o isa pang engkanto. Pagdating ko sa bahay ay para akong lalagnatin. Hindi ko alam kung dahil ba sa init o dahil sa nerbiyos. Ikinuwento ko kay nanay ang nangyari, tapos pinapaligo niya ako ng tubig na may asin. Magdasal daw ako at isipin kong kasamang inaagos ng tubig na ipinaligo ko lahat ng kababalaghang naranasan ko. Ipinatawas pa nga ako ni nanay ng araw na yon. Wala namang sinabi yung magtatawas, maliban sa napaglaruan nga raw ako. Nang dumating si tatay ay nauna pang magkwento ang nanay kaysa sa akin. Sabi ng tatay, sa tanda na raw niya ay wala pa siyang narinig na lutrina kagaya ng sinabi sa akin ng matandang nakausap ko. Pati si nanay ay hindi rin daw alam ang tungkol sa mga pumaparadang nakaputi. Baka nga raw, pati yung matanda ay engkanto rin. Hello po, Sir Mac. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jonah. Share ko lang po itong horror story ng katrabaho ko na naishare lang din sa amin. Tubong Quezon si Christine at naikwento niya itong nangyari sa bukid kung saan siya lumaki. May isang malaking puno raw ng tsesa sa likod bahay ng Lolo Indong ni Christine. Marami raw tanimang lolo niya dahil may kalawakan ng lupain ito. Nag-aalaga nga rin daw ito ng mga baboy, manok at kambing. Kapag daw bumibisita sila ay palagi itong nagkakatay ng manok para lechonin para sa kanila. Namimitas rin daw ng mga prutas dahil naglalaglagan lang sa bakuran nito. Isa sa paborito ni Christine ay yung prutas na tsesa. Pero kapag manunungkit daw ng bunga noon ng lolo niya ay nagpapaalam muna ito sa puno. Nagtataka raw siya dahil lahat naman ng puno ay kinukuhanan nito ng bunga, pero sa tsesa lang nagpapaalam. Yun daw pala ay may nangangalaga na babae sa puno ng tsesa. Hindi diwata, kundi kaluluwa. Kuwento pa raw ng lolo ni Christine ay bata pa ito ay nakatanim na yung tsesa sa bukid. Tatay pa raw nito ang nagtanim noon. Ang siste, may babaeng nagbigti sa puno ng tsesa. Walang nakakaalam kung bakit nagbigti yung babae at walang nakakakilala kung sino yon dahil nang matagpuan ay agnas na. Noon daw kasi ay napakarami pang puno roon sa bakuran ng lolo niya dahil malaking malaki pa yung lupain. Nabenta na lang yung iba katagalan, pero noon ay malaking farm daw iyon ng kung ano-anong prutas at gulay. Wala pa yung bahay na tinitirahan ng lolo niya. Hindi talaga makikita agad yung bangkay. Dahil bukod sa maraming puno ay may kataasan pa ang pinagbitinan nito. Nakita lang nang may manunungkit ng tsesa. Paglapit daw kasi sa puno ay biglang nag-amoy bulok at may mga nakitang tipak ng bulok na karne sa paana ng puno. Inakala raw na hayop yon, kaya nilinis pa at itinapon sa basurahan. Pero noong tumingala ay tsaka nakita yung agnas na bangkay na dinadapuan pa raw at tinutukwa ng mga ibon. Sinaunang panahon pa yung pangyayaring yon, kaya wala pang modern investigation. Hindi malaman kung nagbigte o binigte yung babae. Nang makuha ang bangkay noon ay naiwan ang kaluluwa na laging nakatambay roon sa puno ng tsesa. Unang beses daw na nakita yon ng lolo ni Christine, sinita pa nito at tinutukan ng shotgun. Uso raw kasi noon ang nakawan ng baka. E noong binata pa ang lolo niya ay may mga alagang baka at kalabaw ang pamilya nila. Gabi raw at nagpapatrol si Lolo Indong nang makitang may nakatalungko ng upo sa may ilalim ng tsesa. Yun nga, tinutukan ng shotgun ni Lolo Indong at sinigawan. Pinaalis daw. E di umalis nga yung babae. Bigla raw nawala na parang bula. Inikutan ni Lolo Indong yung puno at iba pang katabing puno. Pero hindi na nakita pa yung babae.
Tsaka lang daw na-realize ni Lolo Indong na puno pala ng tsesa yung kinaroroonan nito at naalala na may nagbigtinga pala roon. Halos magkandada pa raw si Lolo Indong dahil sa pagtakbo. Mula noon ay napakarami na raw ng kwento tungkol sa babae sa puno ng tsesa. Minsan pang araw ay may nanguha ng bunga noon at kumain. Pero pagkatapos kainin ng bunga ay nagsuka na ito at nilagnat. Nagdeliryo pa raw na may babaeng nakatayo sa paana ng kama nito. Nang patingnan sa albularyo ay lumabas daw ang imahe ng isang babae sa ilalim ng puno. Since yun lang namang puno ng tsesa ang pinuntahan noong may karamdaman ay natunton na yung nagbigtiroon ang dahilan ng pagkakasakit. At ipinagdadamot pa noong babae yung prutas na hindi naman kanya. Pero para hindi na maulit ang nangyari ay nagpapaalam na ang sino mang kumukuha ng bunga ng tsesa. Pati tuloy sina Christine na sila namang totoong may-ari ay nakikiamot pa doon sa multo. Hanggang ngayon daw ay ganoon ang siste kapag pupunta si Christine sa lolo niya at magpapakuha ng tsesa. Magpapaalam pa raw si Lolo Indong bago kumuha para hindi sila lagnatin. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Mac, at sa lahat ng mga tagapakinig ng channel mo. Ako nga pala si Jomar. Ang trabaho ko ay butcher sa isang slaughterhouse. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng lugar para na rin sa privacy nito. Dati akong magsasaka sa probinsya. Nag-apply ako papuntang Taiwan, pero naloko ako at napasama sa mga tinakbuhan ng isang illegal recruiter. Nakituloy ako sa bahay ng isa kong tsuhi na matandang binata na itago na lang natin sa pangalang Chopanyong. Siya din ang nagpasok sa akin sa trabaho. Ayos naman ang pasahod ng may-ari ng katayan at nakakapagtabi ako ng pera tuwing sahod. Naghahati kami ng tsuhin ko sa gastos sa bahay at nakakapagpadala din ako sa mga magulang ko sa probinsya kahit papano. Pagtatatlong taon na ako sa slaughterhouse na ito at habang tumatagal, hindi na namin kaya ang trabaho dahil sa dami ng kinakatay na baboy at baka. 15 lang kasi kami at umaabot ng 60 baboy at 20 baka ang kailangan naming katayin sa isang magdamag. Papalapit na ang Kapaskuhan noon, kaya tsak na madodoble ang mga baboy at bakang kakatayin namin. Kaya naman nagdagdag ng mga butcher ang may-ari ng slaughterhouse. 5 ang bagong dating na tagakatay. Malayong mga kamag-anak daw yon ng asawa ng may-ari. Si Chupanyong ang naatasang magturo ng mga dapat gawin sa mga bagong pasok. Mabilis namang natuto ang mga ito dahil pagkakatay din daw ng baboy at kambing ang trabaho ng mga ito sa probinsya. 2 dito ang kakaiba ang mga kilos at malilikot ang mga mata. Itago na lang natin sa pangalang Raul at Ryan. Para ding nang lalagkit ang mga ito dahil sa pangingintab ng mga balat nila na parabang naglalangis. At pinaka napansin naming lahat, kakaiba ang amoy ng singaw ng pawis nila. Makalipas ang 2 linggo, biyasa na sa pagkatay ang mga bago. At padami na rin ng padami ang order sa amin kaya naman talagang tutok kami sa trabaho. Ang mga laman loob naman ng baboy at baka gaya ng baga, puso at atay, hinihiwalay namin dahil may ilang mga karinderya ang umuorder nito upang gawing bopis at pinapaitan. Ang mga matitira ay hinihingi namin sa may-ari. Ginagawa naming chicharon bulaklak ang maliliit na bituka ng baboy at ibinibenta namin sa tapat ng bahay ni Chopanyong. Dagdag kita na rin kasi at ang kinikita ko dito ang siyang itinatabi ko. Nakalipas muli ang 1 linggo, nagpatawag ng briefing ang may-ari at tinanong kami kung nagkakaroon ba kami ng problemang pinansyal. Lumapit lang daw sa kanya at magsabi kung nangangailangan ng pera at huwag nang pakialaman ang mga lamang loob ng baboy at baka na idinideliver sa mga kainan. Madalas daw kasing kulang o nawawala ang ilang lamang loob na dinideliver niya.
Nagtaka kaming lahat dahil wala ni isa sa amin ang nagtangkang magpuslit ng lamang loob nang hindi ipinapaalam sa may-ari. Mabait ang amo namin at hindi ito mahigpit kaya ganoon na lang ang respeto naming lahat sa kanya. Kaya hindi namin naiisip na gumawa ng kahit anong kalokohan. Ayaw kong magbintang o mag-isip ng masama. Pero mula nang dumating ang limang bagong butcher, napapadalas na ang pagkawala ng ilang lamang loob ng baboy tulad ng puso, atay at lalo na ang dugo. Hindi naman nagalit o nagbitaw ng masamang salita ang may-ari. Pero pare-pareho kaming nakaramdam ng kahihiyan kahit wala naman kaming ginagawang kalokohan. Dahil din sa nangyari, bihira na kaming humingi ng lamang loob ng baboy dahil nahihiya kami. Minsan, nagkainuman kaming magkakasama. Napag-usapan namin ang tungkol sa nangyayari sa slaughterhouse at doon nabuo ang plano na huhulihin namin kung sino ang nagpupuslit ng lamang loob. Sir Mac, lumipas muli ang isang linggo pero wala kaming nahuling nagpupuslit ng lamang loob. Kaya pumasok sa isipan namin na baka ang mga bagong tagakatay ang siyang gumagawa ng kalokohan kaya minatsyagan namin ng lima. Tanging ang dalawang kasamahan lang nila ang may kakaibang ikinikilos. Sila ang nag-aalis ng lamang loob ng baboy at bakang kinakatay namin. At sila din ang naglalagay nito sa mga sisidlan. Dinadala nila ito sa loob ng malaking freezer at nagtatagal sila roon na parabang hindi man lang nakakaramdam ng lamig. Nang sumunod na araw, habang naghihintay sa pagdating ng mga kakatayang baboy, napansin namin na parabang balisa sila Raul at Ryan at nagpapawis. Idagdag pa dito yung kakaibang amoy nila na parabang hindi man lang naliligo. Ilang oras pa ang nakalipas. Dumating na ang mga kakatayang baboy at gulat na gulat kami sa naging reaksyon ng dalawa. Nagmamadali ang mga ito na ibaba ang mga baboy at kaagad na naghanda ng mga gamit sa pagkatay. Dumating ang amo namin at nagpatawag ng briefing bago mag-umpisa ang trabaho. Nagbilin ito na kung maaari, madaliin ang pagkakatay dahil marami ang order. Matapos yon, nagpaalam na rin ito at kami naman nagtimpla muna ng kape. Pero si Raul at Ryan, kaagad na naghanda ng mga kakatayang baboy. Nang matapos kaming magkape, nakapagkatay na kaagad ng dalawang baboy ang mga ito. At naabutan namin na inilalagay na sa styro box ang mga lamang loob ng baboy. Biniro pa namin ang dalawa, pero hindi kami pinansin at dali-daling pinagtulong ang buhati ng styro box papunta sa chiller. Gaya ng mga naunang araw na sinusubaybayan namin ang dalawa, nagtagal na naman ang mga ito sa loob. Halos 20 minuto yata silang naroon at nang lumabas sila, napansin ko na may dugo sa baba si Ryan. At nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanila, dali-dali niya itong pinunasan ng damit niya. Nagtaka kaming lahat dahil masigla na ang mga ito at hindi na balisa. Nawala na rin ang pagpapawis nila at hindi na rin sila ganoon kabaho. Habang nagtatrabaho kami, lumapit ako kay Chopanyong at bumulong na utusan yung dalawa na kumuha ng bagong asaan. Nagtaka si Chopanyong pero nabasa niya ang iniisip ko. Inutusan niyang kumuha ng magkaibang bagay ang dalawa at nang makaalis ang mga ito, dali-dali akong nagpunta sa chiller at tiningnan ng styro box. Maayos naman ang pagkakapwesto nito. Nakatali din ng maayos ang plastic na sisidlan ng mga lamang loob. Hindi ako mapakali at tinanggal ko yung pagkakatali. Inisa-isa ko ang mga lamang loob at napansin kong wala ang dalawang puso at isang atay na lang ang naroon. Wala din namang mapagtataguan sa loob ng chiller, kaya nagtaka ko kung nasaan ang ibang lamang loob. Inayos ko ang styro box at kaagad na lumabas. Sunod na tiningnan ko ay ang lalagyan ng malalaking bituka. Wala rin doon ang mga nawawalang lamang loob. Sinabi ko yon sa mga kasamahan ko at iisa ang nasa isip naming lahat. Kumpirmadong sila ang nagnanakaw ng mga lamang loob.
sinubaybayan namin ng ilan pang araw ang mga bago naming kasamahan at tanging si Ryan at Raul lang ang may kaduda-dudang kilos. Sir Mac, wala naman sana kaming pakialam kung ano man ang gawin ng ibang kasama namin, lalo na yung mga bago, dahil kamag-anak ito ng asawa ng may-ari. Pero nadadamay kasi kami sa bintang, kaya minabuti naming alamin kung sino ang loko-lokong magnanakaw. Isang araw, pinakiusapan ako ng may-ari para hintayin ang paparating ng mga baboy at baka dahil may family emergency ang katiwala at may sakit naman si Chupanyong. Kaya sa slaughterhouse ako natulog dahil alas dos ng madaling araw ang dating ng mga kakatayang baboy at baka. Kasama ko dito si Raul at Ryan pero magkahiwalay kami ng tinulugan. Nasa opisina ako at nasa katabing pantry naman ang dalawa. Nang sumapit ang hating gabi, may narinig akong bulungan na may kasabay na paghingal. Nung una hindi ko ito pinansin, pero nang makarinig ako ng mga nahulog na bagay, tumayo ako at sumilip sa siwang ng maliit na bintana. Sinipat ko ang buong paligid, pero wala naman akong nakita. Akmang lalabas na sana ako, pero nadinig ko ang dalawang pamilyar na boses. Kaya muli akong sumilip sa siwang ng bintana. Kitang-kita ko si Ryan at Raul na nakatalikod na parang may kung anong pinag-aagawan. Lalabasin ko sana sila, pero napansin kong may kakaiba sa dalawa. Wala silang anumang saplot at nang matanglawa ng liwanag na hindi ko alam kung saan nang galing. Kitang-kita ko yung balat nila na nangingintab na parabang nababalutan ng gamit na mantika. Halos ilang minuto din akong nakatitig lang sa dalawa nang biglang lumingon si Ryan sa kinaroroonan ko. Napaatras ako dahil may kagat-kagat itong kung ano. Hindi ako nakatulog dahil sa magkahalong pagtataka at kaba. Kaya nang dumating ang mga baboy at baka nakakatayin, inasikaso ko lang ang mga ito at nagpaalam sa amo ko na hindi muna papasok dahil wala akong tulog. Habang nag-aayos ako ng mga gamit, napansin ko na iba ang titig sa akin nila Raul at Ryan. Binaliwala ko na lang at nagpatuloy sa ginagawa ko. Nang makauwi ako, diretso higaan at natulog dahil sa pagod at puyat. Nagising ako ng alas tres ng hapon. Nadinig ko yung mga kapitbahay namin na nagkukwentuhan at alam kong nagiinuman sila dahil medyo matataas na ang boses. Nag-asikaso muna ako ng kakainin namin ni Chupanyong at naglinis na rin ako ng katawan. Nang matapos ko ang mga gawain, lumabas na ako at bumili ng alak saka nakipag-inuman sa mga kapitbahay namin. Alas 9 ng gabi nang matapos kami. Pag-uwi ko sa bahay, naroon na si Chupanyong at kumakain kaya sinabayan ko na. Napag-usapan namin ang nangyayari sa slaughterhouse at ang hinala ni Chupanyong aswang si Ryan at Raul. Muntik pa akong matawa sa sinabi ni Chupanyong, pero bigla kong naalala yung tagpong nakita ko noong gabing na natili ako sa slaughterhouse para mag-receive ng mga baboy at baka. Nang matapos kaming kumain, nagkanya-kanya na kami ng tulog. Si Chupanyong diretso sa kwarto niya. Nanatili naman ako sa sala at nanood muna ng TV habang nagpapababa ng kinain. Nang bandang alas 11 na ng gabi, nakarinig ako ng kaluskusan sa likod bahay. Nung una akala ko pusa, kaya hinayaan ko lang. Ilang minuto ang nakalipas. Nadinig kong nagkakaingay ang mga manok panabong ni Chupanyong. Kaya sinilip ko, baka may magnanakaw na nakapasok. Hindi pa ako nakontento sa pagsilip at lumabas na ako ng pinto dala ang flashlight. Tinanglawan ko ang paligid, pati na ang mga ilalim ng kulungan at mga lugar na posibleng pagkublihan ng sinuman. Pero wala akong nakita. Madaling araw, hindi ko na matandaan ang oras. Nagising ako dahil nagkakaingay na naman ang mga panabong na manok ni Chupanyong, kaya nagmadali akong bumangon. Hindi ako nagbuhay ng ilaw at hinagilap ko agad yung Indian pana ko.
dahan-dahan kong binuksan ang pintuan sa likod ng bahay namin at sinilip ko yung mga kulungan ng manok. Mga ilang minuto din akong nagpalipat-lipat ng tingin sa paligid nang mapansin ko ang dalawang anino na nasa bubungan ng kapitbahay namin. Naaninag ko ang dalawang payat na lalaki na sa tingin ko ay wala itong mga saplot. Nakatalong ko ang mga ito sa gilid ng bubungan at nakatitig sa kinaroroonan ko. Imbis na matakot, inihanda ko ang pana. Sabay asinta sa dalawang nasa bubungan. Tinamaan ko ang isa sa mga ito, pero gulat na gulat ako sa ginawa nila. Tumalo ng mga ito na parabang mga pusa. Hindi ko nakita o napansin man lang kung saan bumagsak. Hindi ko na hinabol dahil sa takot na baka may kargada din ng mga ito at magantihan ako. Nang bumalik ako sa loob ng bahay, nasalubong ko si Chupanyong at tinanong ako kung saan daw ba ako nang galing. Sinabi ko sa kanya ang nangyari, pero hindi ako inintindi. Nagtimpla ito ng kape at tinanong ako kung papasok daw ba ako. Alas 4 na pala ng madaling araw noon. Nagkape na rin ako at naghanda na sa pagpasok. Pagdating namin sa slaughterhouse, diretso kami sa locker room at naroon ang lahat ng kasamahan namin na tagbibihis na. Napansin ko agad si Raya na may sugat sa kanang bahagi ng dibdib malapit sa collarbone. Tinanong ng isang kasamahan namin kung ano ang nangyari at bakit siya nagkasugat. Ang sagot nito ay natalisod daw siya at tumama sa nakausling bakal. Wala naman nang nag-usisa, pero tuloy kami sa pagbibihis, pero bigla akong napaisip dahil iyon din ang eksaktong pwesto na tinamaan ko roon sa isa sa dalawang taong nakita ko. Hindi ko alam kung bakit pumasok yon sa isip ko nung mga oras na yon. Hanggang sa matapos ang trabaho, hindi mawala sa isip ko yung sugat ni Ryan. Nang papauwi na kami, hinabol ako ng isang kasamahan namin at sinabing mag-iingat daw ako dahil nadinig niya kanina si Ryan at Raul na gagantihan daw ako. Nagtaka ko dahil hindi ko naman sila kaaway at ni kausapin sila ay hindi ko ginagawa. Habang nakasakay kami sa jeep, tinanong ako ni Chupanyong kung nagkaroon ba kami ng away nila Ryan at Raul. Nag-isip ako kung ano ang maaaring ikagalit ng dalawang yon sa akin at naalala ko yung ginawa namin nila Chupanyong. Baka nalaman nila na hinanap ko yung mga laman loob na nawawala. Pagdating namin sa bahay, nag-aya si Chupanyong na mag-inom kami, pampawala daw ng pagod. Jean ang hilig inumin ni Chupanyong, kaya tuwing mag-iinom kami, palagi akong taob. Madalas sa lamesa na ako natutulog. Tamang-tama wala kaming pasok kinabukasan, kaya sinabayan ko si Chupanyong. Nagkakasarapan kami ng inom nang may kumatok sa bahay. Yung kapitbahay naming sabungero ang kumatok, kaya inaya na rin namin ito. Ang sadya pala nito sa amin ay para sabihing may nakita siyang dalawang lalaki na kanina pa silip ng silip sa bahay namin, na parabang may hinahanap. Payat daw ang mga ito at parang nanlalagkit ang balat. Kinabahan ako at bigla kong naalala ang tagpo noong nakita ko sila Ryan at Raul sa slaughterhouse. Hindi naman yon pinansin ni Chupanyong dahil medyo may tama na ito ng alak. Nagkasarapan kami ng inuman at kwentuhan kaya hindi namin namalayan na naparami na rin pala ang alak na iniinom namin. Nakatulog na rin si Chupanyong at ang kapitbahay namin at ako na lang ang natirang nakatayo. Alas 12 na ng gabi kaya bilib na bilib ako sa sarili ko dahil nasabayan ko si Chupanyong at hindi pa rin ako nalalasing. Habang naglalagay ako ng tagay sa baso, nadinig kong nagkakaingay ang mga manok sa likod bahay. Nung una hindi ko yon pinansin. Inisip ko na baka dagalang o kung ano. Pero nang madinig ko ang isang angil na parang galit na aso, tumayo na ako at hinanap ang Indian pana ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto
nang biglang parang may tumadyak sa pintuan at tinamaan ako sa mukha. Dahil sa lakas, nagdugo ang ilong ko at napaupo ako. Nanlabo din ang tingin ko. Ramdam na ramdam ko ang lakas ng tama sa akin ng pintuan. Sir Mac, kahit nang lalabo ang paningin ko, naaninag ko ang dalawang itim na imahe ng tao. Para ring nagliliwanag ang mga mata nila na kulay dilaw. Kahit nahihilo, pinilit kong balahan ng Indian pana ko at nang papalapit na ang mga ito. Mabilis ko silang inasinta at alam kong tinamaan ko sa tiyan ng isa. Pinilit kong tumayo at muli kong binalahan ng Indian pana. Inasinta ko sa hita ang isa pa at nang tamaan ito. Bigla itong nagsalita at minura ako. Kilala ko ang boses na yon. Kahit ilang beses ko palang naririnig ang boses na yon ay sigurado akong si Ryan yon. Kaya dali-dali kong dinampot ang flashlight sa cabinet na nasa ibabaw ng lababo. Hindi kasi nawawala ng flashlight doon dahil sa mga manok ni Chupanyong. Nakita ko pang iika-ika yung isang lalaki habang inaalalaya nung isa pa. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla nilang tinalon ang bubungan ng kapitbahay namin. Inilawan ko ng flashlight ang mga mukha nila. At maniwala man kayo o hindi, si Ryan at Raul ang mga ito. Nababalot ng parang malapot na itim na laway ang buo nilang katawan, pati ang mukha at nanggigitatang mapanghi na amoy patay na daga ang amoy nila. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Nagulat na lang ako nang tapikin ni Chupanyong ang balikat ko. Sabay tanong nang, "Oy, ano bang nangyayari sa'yo at nakatulala ka dyan sa labas? Lasing ka ba? O baka naman bumabata ka? Ay nako, Jomar, tigilan mo yan at ikakapahamok mo pa yan." Dumiretso si Chupanyong sa banyo. Natuloy pa rin ang pagsasalita. Nahimasmasa naman ako at bumalik sa lamesa para ipagpatuloy ang inuman. Pagbalik ni Chupanyong, tumagay uli ito at dito ko na naikuwento ang nangyari. Nagising na rin yung kapitbahay namin at imbis na maniwala sila, pinagtawanan lang ako. Sinabihang nakulam daw ako ng gin kaya kung ano-ano na ang nakita ko. Sir Mac, nang pumasok kami sa slaughterhouse, naroon na ang may-ari at kinakausap ang ibang kasamahan namin. Nagpapahanap ito ng kapalit kina Ryan at Raul. Bigla na lang daw kasi itong nagpaalam. Babalik na raw ng probinsya at doon na magtatrabaho. Ayon pa sa mga kasamahan namin, iika-ika daw si Raul at si Ryan naman ay may benda na din sa bandang tiyan nito. Napansin daw nila nung nagbihi sila sa locker room. Nagmamadali para umalis. Sir Mac, hindi ko alam kung dala lang ba ng kalasingan ang nakita ko o talagang si Ryan at Raul ang nakita ko nung gabing yon. Pero magmula nang mawala ang dalawa sa slaughterhouse, hindi na rin nawawala ng mga laman loob. Kaya nakumbinsi kaming lahat na sila nga ang nagnanakaw. Ang hindi lang namin alam ay kung saan nila ito dinadala. Magandang hapon, Sir Mac. May gusto sana akong ipabasa na story sa iyo at sana ay mapansin niyo. Ako nga pala si Kevin at ang kwentong aking ibabahagi ay batay sa totoong karanasan ng aking pamilya sa dati naming bahay. Taong 1998 nang mabili ni Tatay ang isang bahay sa bandang Noveleta, Cavite. Ang sabi ni Tatay, ibinenta raw yon dahil naghiwalay yung mag-asawa na dating may-ari nang mamatay ang nag-iisa nilang anak. Biro pa nga noon ni nanay ay baka nagmumulto yung anak kaya ipinagbili ang bahay. Takot na takot tuloy kami ng kapatid ko dahil pareho pa kaming bata noon. Sa awa naman ng Diyos ay hindi nagmumulto yung bata. Sa loob ng ilang taon ay payapa naman ang paninirahan namin doon. Nang magkaroon ng pagkakataon ay ipinabaklas ni Tatay ang bandang kusina namin para padugtungan iyon ng dirty kitchen.
Dahil doon ay natuklasan na meron palang maliit na storage sa ilalim ng kusina. Maliit lang talaga. Hanggang bewang lang at nasa isang dipa ang sukat ng metro kwadrado. Wala namang nakalagay na kahit na ano roon. Wala ring pinto na pasukan. Gustuhin man ni na tatay na itanong sa dating may-ari kung para saan yon ay nawala na rin sila ng contact dahil nga ilang taon na rin ang nagdaan. Sabi ng mga karpintero na nag-ayos, baka balak gawing bodega ng mga dating may-ari. Pero nagbago ang isip kaya tinakpan na lang ng tuluyan. Kung tama ang pagkakaalala ko, magmula lamang ng matuklasan ng storage sa ilalim ng kusina ay nagsimula na rin kaming makaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang araw ay nagising ako dahil sa paulit-ulit na pagbubukas-sara ng pinto. Maliwanag na noon dahil umaga na. Tanghali na akong nagising dahil wala yatang pasok ng araw na yon. Magkasama kami sa kwarto ng kapatid ko at tulog na tulog pa siya. Lumabas ako para tingnan kung aling pinto ang nagbubukas-sara. Nakabukas ang pinto sa kwarto ni natatay at wala sila roon. Naisip ko na baka ang banyo sa baba ang kumakalampag. 5 baitang lang ang pagitan mula sa mga kwarto. Nang pababa na ako para tingnan kung ang pinto nga ba ng banyo ang kumakalampag, ay biglang may tumulak sa akin. Kung hindi ako nakakapit sa railings ng hagdan ay baka nahulog ako. Paglingon ko ay nakita ko pa ang likod ng kapatid ko na patakbo papasok sa kwarto. Nakita ko pa siyang palundag na dumapa sa kama ko. Sinigawan ko siya at hinabol, pero pagkapasok sa kwarto ay naroon na siya sa kabila niyang kama at nagtutulog-tulugan. Inis na inis ako dahil muntik na nga akong mahulog dahil sa pagtulak niya, kaya naman sinuntok ko siya sa braso. Gulat na dumilat at umiyak si Kenneth. Bakit ko raw siya sinuntok? Siyempre sinabi kong ganti ko yon dahil tinulak niya ako sa hagdan. Nagpakatanggi-tanggi ang kapatid ko pero hindi ako naniwala. Nagtalo kami at iyon ang eksenang napasukan ni nanay. Ano raw ang problema namin at kaaga-aga ay nag-iingay kami. Nagturuan kami ni Kenneth kaya nagalit si nanay. Nakakabulahaw raw kami ng tulog. Pinatahimik niya kami at may iniuto siya sa akin kaya sumunod na lang ako nang lumabas siya sa kwarto. Paglabas ko ay nakita kong bukas ang pinto ng kwarto ni nanay at kababangon pa lang ni tatay. Salubong ang kilay niya. Tinanong ko siya kung kagigising lang niya at sumagot si tatay ng oo. Nagising daw sila ni nanay dahil sa ingay namin. Litong-lito ako noon, Sir Mac, dahil sigurado akong wala sila sa kwarto ni nanay nang lumabas ako para tingnan kung saan nanggagaling ang kalampaga ng pinto. Nang lumabas naman si Kenneth ng kwarto namin, napansin kong asulang short na suot niya. Samantalang ang nakita kong tumakbo papasok sa kwarto namin ay nakaputing pajama. Noon ko naalala ang batang namatay roon sa bahay. Kaya nagkuwento agad ako kina nanay dahil sa takot. Pero wala akong maalala kung ano nga ba ang sinabi nila tungkol doon. Ang isa pang hindi ko makakalimutang nangyari sa bahay na yon ay si Kenneth naman ang nakaranas. 10 oras na ng gabi at gising pa siya dahil naglalaro ng Game Boy. Bigla raw siyang naging balisa dahil parang may nakatingin sa kanya. Tiningnan niya raw ako at nakitang tulog na tulog ako. Nakasarado naman daw ang pinto ng kwarto namin. Kaya imposibleng si nanay ang nakatingin sa kanya. Kaya lumingon siya sa bintana at doon niya nga nakita na may taong nakatayo sa labas at nakatingin sa kanya. Hindi niya raw maalala ang muka, basta nakatingin lang sa kanya. Kinilabutan siya nang ma-realize na wala sa labas ng bahay ang tao na nakatingin sa kanya, kundi refleksyon yon ng isang taong nasa loob ng kwarto namin. Hindi na raw niya tinignan kung saang banda ng kwarto nakatayo yon, basta nagtalokbong na lang siya ng kumot hanggang sa makatulog siya at magising na noong umaga. Kwento pa ni nanay at tatay,
Minsan daw ay may nakikita rin silang anino na naglalakad sa sala tuwing alanganing oras. May mga pagkakataon pa raw na may nakikitang naglalakad na binti si tatay, pero wala ang buong katawan. Basta binti lang daw na paikot-ikot sa likod bahay. Isang gabi nagising pa siya at naninigarilyo sa may bintana. Hindi raw siya nagpadaig sa takot. Pinanood lang daw niya yung binti hanggang sa parang humalo na sa dilim. Nabenta lang ang bahay namin na yon sa Cavite nang magkasakit sa bato si tatay at kinailangang operahan. Kakilala lang namin yung bagong may-ari at minsan ay may naikukwento rin silang kababalaghan tungkol doon sa bahay. Hello po sa lahat. Bagong listener niyo po ako, Midnight Man. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Chris. At kung mamarapatin niyo, handa akong ibahagi sa inyo ang karanasan naming magkakaibigan noong panahong pare-pareho kaming napilitang magtiis sa isang bahay na may kasama kaming hindi nakikita. Magkakaklase kami sa high school. Ako, si Alan, si Gino at si Rudolph. After naming mag-graduate ng senior high, ay sama-sama kaming nag-apply ng trabaho at sama-sama ring natanggap sa iisang kumpanya. Mga helper lang kami dahil mga wala pa naman kaming maipagmamalaki na experience. Naghanap kami noon ng mauupahang bahay. Pero walang pumasok sa budget namin maliban sa isang two-story bahay. Bali ang itsura niya. Sa unang palapag ay may isang kwarto at sa second floor naman ay may dalawang kwarto. Okupado na yun lahat at ang natitira na lang na pinauupahan sa aming apat ay isang space sa kusina na may double deck na kamang malapad. Kumbaga, bed spacer lang kaming apat. Okay na, pinatulan na namin. 350 lang kasi ang hinihinging upa sa amin. 250 para sa upa at 100 para sa tubig at kuryente since wala naman daw kaming mga gamit maliban sa cellphone. Halo-halo kaming nakatira doon. Sa itaas ay dalawang pamilya ang nakatira at doon naman sa kwarto sa baba ay tatlong lalaking sa pabrika rin nagtatrabaho. Iba-iba ang singil sa amin dahil iba-iba rin ang sukat ng mga inuokupa namin. Pero sa lahat ay kaming apat ang walang privacy. Kaya nga ingat na ingat kami sa mga gamit namin sa takot na may malikot ang kamay sa mga kasamahan namin. Nagtiyaga kaming apat kahit na aasar na kami sa mga kasama namin na may ingay. Hanggang sa isang araw ay hindi na nakatiis si Rudolph at nagreklamo na sa may-ari ng bahay na nakatira lang sa katabing bahay. Medyo nakakairita na nga, kaya sumama kami sa kanya para ireklamo ang matandang lalaki na lagi nang masama ang tingin sa amin at napakalakas magsara ng pinto. Kahit natutulog kami ay ibabagsak niya ang pagsasara ng pinto sa banyo. Kitang-kita pa naman kami sa may banyo dahil wala namang panara ang space namin maliban sa manipis na kortina. Minsan nga ay nagugulantang kami sa pagtulog at si Manong ang makikita namin. Siyempre pagsasabihan namin siya pero titingin lang siya na parang walang nangyari. Nang sabihin namin yon sa may-ari ay napahinga na lang kami ng malalim sa sagot niya. Pagpasensyahan na raw namin. Next week daw ay aalis na yung mga lalaki sa kwarto sa baba. Kung gusto raw namin ay doon na lang kami. Magdagdag na lang daw kami ng kaunti sa upa. Si Rudolph ang pinakamasungit sa amin. Kaya inulit niya na pakisabihan naman yung matanda na huwag magbagsak ng pinto kasi piko na raw siya. Umuo na lang yung may-ari at humingi ng pasensya. Pagbalik namin dun sa bahay ay mainit ang ulo ni Rudolph kaya ipinagtanong na niya kung kaninong lolo yung nagbabagsak ng pinto. Doon lang namin nalaman na matagal na palang patay yung matanda. At baka raw kaya nagdadabog ay dahil siya pala ang natutulog doon sa ibabang parte ng double deck namin.
Tatay raw yon ang may-ari. At nag-share pa nga ng kanya-kanyang karanasan yung mga kasama namin sa bahay. Kung minsan daw ay umaakyat pa sa itaas yung kaluluwa noong matanda at taktak ng tungkod nito. Hindi na lang daw nila pinapansin dahil umaalis din naman. Minsan naman daw ay nagugulantang na lang sila dahil may makikita silang kulubot na paa sa ilalim ng kurtina. Pero ang pinakamalalang araw na ginagawa ni Manong ay ang magbagsak ng mga gamit. Bihira naman daw itong magparamdam. Grumabi nga lang daw siguro sa amin dahil kama niya pala yung hinihigaan namin. Sa takot namin ay naglagay kami ng asin at bawang sa mga tabi namin. Yung kurtina pati ay pinatungan namin ng kumot para mas kumapal at hindi namin makita yung matanda kung sakaling ibagsak na naman ito ang pinto. Nung araw na lilipat na kami roon sa kwarto sa ibaba ay may pahabol pa sa amin si Manong. Nag-aayos na kami ng mga gamit nang biglang may humablot sa kurtina. Kitang-kita naming may mga kamay na humablot doon at hinila para maputol ang tali at bumagsak. Nagkatinginan na lang kami at hindi nagkibuan, pero yung taas ng balahibo sa bato ko noon ay sobra. Nang singilan na sa renta ay kinausap uli ni Rudolph ang landlady namin. Sabi niya ay bakit hindi sinabi sa amin na nagmumulto pala ang tatay nito. Tatawa-tawa yung landlady. Baka raw kasi matakot kami. Malamang, takot na takot kami. Pero wala na daw dapat ipag-alala dahil ipapabless na niya yung bahay. Kinabukasan nga ay may dumating na pari para bendisyonan yung bahay. Wala namang espesyal na nangyari noon. Akala namin ay okay na. Pero nung kinagabihan mismo, wala nang nakatulog sa aming lahat. Pati yung ibang border ay nabulabog na dahil nagpatay sindi na ang mga ilaw. Sigawan ng sigawan yung mga babae dahil nakikita ng mga iyon yung matanda. Nag-iiyakan na yung dalawang bata sa taas dahil sa takot. Kami lang ang nanahimik dahil hindi kami nagsidilat. Nagtabi-tabi kami at nagtalukbong ng kumot. Paano ba naman? Sa tuwing magpapatay sindi nga ang ilaw ay nakikita namin yung matanda. Parang palipat-lipat siya sa amin at doon sa dalawang kwarto sa taas. Nakapikit lang kami at magkakayakap na nagdasal. Noong sumigaw si Alan ay tsaka lang kami nagpulasan at nagsilabas. Sabi ni Alan ay may bumulong daw sa tenga niya ng "Lumayas kayo rito." Wala kaming tulog ng gabing yon. Noong maliwanag na ay naghakot na kami ng gamit at nakituloy sa kung kani-kaninong kakilala. Naghanap na kami ng ibang mauupahan dahil palala ng palala yung kaluluwa noong matanda. Balita pa namin ay isa roon sa dalawang bata na nakatira sa taas ay naospital dahil inatake ng hika sa sobrang takot. Ang huling nabalitaan namin doon, wala nang nakatira sa bahay at ginagawa na lang pwestuhan ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ewan ko kung totoo, pero kung totoo nga, baka walang epekto ang pananakot noong matanda sa mga sabog na adik. Kwento lang po ito ng pinsan ko na nakatatanda sa akin ng 15 years. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Roda. Isishare ko sa inyo kung paano raw naging haunted house ang bahay ng pinsan kong itago na lang po natin sa pangalang Kuya Doming. Grade 3 daw po noon si na Kuya Doming nang mamatay ang lolo niya sa side ng tatay niya. Ang tatay niya ang eldest son, kaya siya ang namamahala ng pagpapalibing at pagdi-divide ng ari-arian ng namayapa. Napunta raw kina Kuya ang bahay ng lolo niya dahil sila ay nangungupahan sa mas malayong lugar kumpara sa mga kapatid ng tatay niya na halos magkakabarangay lang at malapit lang din sa lolo niya.
Doon na nga nanirahan si na Kuya Domeng sa naiwang bahay ng lolo niya. Kaya lang ay may naiwan palang problema ang kanyang lolo bago namatay. May malaking utang pala ito sa kuryente na hindi pa nababayaran. Nang malaman iyon ni na tito at tita ay sobrang lapit na ng due date. Ipinakiusap nila yon sa electric company. Pero hindi na sila pinagbigyan dahil ilang buwan na palang puro nga pakiusap ang lolo ni kuya. Naaawa lang daw yung mga taga-electric company dahil matanda na nga at nag-iisa pa sa bahay yung matanda. Pero nang pumanaw na nga ito ay tuluyan ng pinuto lang kuryente sa bahay. Ilang araw na walang kuryente si na kuya at isang gabi ay sinamantala yon ng masasamang loob. May pumasok sa bahay nila at nagtangkang magnakaw. Pero namalayan ito ng aso nila kaya naman nagtataho lang kanilang alaga na nakapag-alerto naman kina kuya. Nagpambuno raw si na tito at yung magnanakaw. Tatlo ang mga yon at nakatakas ang dalawa. Yung naiwang isa ang nakalaban ni tito. Inumpog ni tito sa sahig yung magnanakaw ng paulit-ulit. Hanggang sa hindi na ito nanlalaban. Nang dumating ang mga pulis ay napag-alaman na napatay pala ni tito yung magnanakaw. Wala naman daw yung sugat o dugo sa ulo. Pero malamang ay nagkaroon ng internal bleeding. Hindi nakasuhan si tito dahil trespassing yung magnanakaw at may dala pang patalim na hindi namalayan ni tito na naisaksak pala sa balikat niya. Fast forward ng mahigit isang taon ay nakaramdam na raw ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari si na Kuya Domeng sa bahay ng lolo niya. Isang araw ay may nakitang bakas ng maputik na paa sa sala si tita. Kahit hindi naman maputik sa labas dahil hindi umuulan. Ang malala pa noon ay mag-isa lang ito sa bahay dahil nasa trabaho si tito at nasa school si na kuya. Akala raw niya ay may nakapasok na ibang tao. Pero nang i-check niya ang paligid ay wala namang ibang tao sa bahay o bakura nila. Ang katakataka pa ay nasa kalagitnaan ng sala nagsimula ang mga bakas at sa kalagitnaan ng kusina nagtapos. Simula pa lang daw iyon ng mga kakaibang pangyayari sa kanila dahil mas malala ang mga sumunod pa. Minsan kapag disoras ng gabi ay may mga naririnig silang kalampagan sa sala pero kapag lumabas sila ay matatahimik na. May mga yabag din na mabibigat at parang nagdadabog. Ilang beses na rin silang nawala ng gamit, lalo na si tito. Inisip daw nila noon na nagmumulto ang lolo ni na Kuya Domeng, kaya nagpadasal sila para dito. Nung dumating yung tagadasal, napatakip ito sa ilong dahil may napakabahong amoy raw na biglang sumuot sa ilong nito pagpasok sa bahay. Amoy bulok na itlog. Hinanap naman ni na tita kung saan nanggagaling ang amoy. Pero hindi nila makita dahil hindi rin nila naaamoy. Nang tanungin ng magdadasal ang pangalan ng ipagdarasal ay nagsuggest daw ito na ipagdasal na rin ang isa pang kaanak ni na kuya na namatay. Nagtanong sila kung ano ang ibig nitong sabihin. At ang sabi ng tagadasal ay may isa pang kaanak si na kuya na nangangailangan ng dasal. Binata at doon sa bahay na iyon namatay. Gulat na gulat daw sila noon dahil ang alam lang nilang binata na namatay sa bahay na iyon ay yung magnanakaw. Napaantanda yung magdadasal dahil sa nalaman. Kailangan daw talaga noon ng dasal dahil parang dito nagmumula yung amoy ng bulok na itlog. At ang ibig sabihin daw noon ay impyerno. Takot na takot si na Kuya Domeng noon dahil narinig nila ang sinabi ng tagadasal. Nabawasan naman daw yung mga pagpaparamdam. Minsan na lang sila makarinig ng mga ingay sa sala kaya hinayaan na lang nila. One time may kaibigan si Kuya Domeng na isinama niya sa bahay nila. Pero bago pa man sila pumasok ay hinawakan na siya ng kaibigan niya sa braso. Nagtanong daw kung alam ba nila na may ibang nakatira sa bahay ni na Kuya. Oo naman agad si Kuya. Sabay explain na hindi naman nananakit iyon. Tapos may follow up question pa raw yung kaibigan niya. Peaceful ba silang lahat? Nagtaka raw si kuya
kung bakit ang sabi ng kaibigan niya ay lahat. Gayong ang alam niya ay iisa lang ang nagmumulto sa kanila. At yun na nga, bukod pala roon sa magnanakaw ay may nadagdag na sa mga nakatira sa bahay nila. Sa iba't ibang pagkakataon ay may mga bisita sila na nakakakita o nakakaramdam ng kakaiba sa bahay nila. Hindi nagpapakita ang mga yon kina kuya, pero sabi ng mga kakilala nila ay may matandang babae, may babaeng maigsi ang buhok, may parang sundalo at may pari pa. Doon pa rin sa bahay na yon nakatira si na Kuya Domeng. Kapag bumibisita ako sa kanila ay wala naman akong nakikitang kaluluwa. Pero ramdam ko talaga na may kasama kaming iba. Magandang araw, Sir Mac. Magbabaka sakali sana ako na magbahagi din ng kwentong kababalagan sa'yo. Sana ay mapansin mo. Nalaman ko lang ang tungkol sa channel mo dahil kay Papa Don nang minsang bumisita ako sa kanila para mag-inom. Tawagin mo na lang akong Dennis at ang ibabahagi ko ay karanasan ng isa sa mga kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Tux. Nangyari ito taong 2007. Isang call center agent si Tux at may isa silang katrabaho na itago natin sa pangalang Andre. May pagka-nerdy at pagka-loner daw ito at bihirang magsalita o makipagkwentuhan man lang sa mga kasamahan. Magsasalita lang ito during shift at kapag may itatanong ka sa kanya, isang tanong isang sagot ika nga. Nang minsang magkaroon ng team building ang company nila, nagulat sila sa kilos nitong si Andre. Dahil bigla daw itong naging makulit at walang ibang ginawa kundi ang magkuwento at tumawa. Bagay na hindi naman ito ginagawa sa loob ng 4 na taong pagsasama nila. Inakala pa nilang baka dala lang yon ng alak dahil bago pa umalis ang bus sa meeting place nila, nagiinom na ang ilan sa mga lalaking kasamahan at naroon din si Andre na nakikitagay. Pagdating sa resort, naguunahan ang lahat sa pagbaba dahil napakaganda naman talaga ng lugar. Malamig ang simoy ng hangin, kahit patanghaling tapat at napakagaganda ng mga punong kahoy. Pagbaba ni Andre ng bus, isa-isa niyang nilapitan ang mga kasama at nag-selfie. Panay rin ang picture niya sa paligid, kahit pa sinasaway na siya ng mga kasamahan na baka mag-full memory ang cellphone niya. Ang uso pang cellphone noon ay yung 6600, yung may parang joystick sa gitna at dalawang ganoon ang cellphone na dala ni Andre. Habang naghahanda sila ng mga pagkain, mas lalong naging makulit si Andre at isa-isang niyayakap ang mga kasamahan. Sinasabing, "Hindi ko kayo makakalimutan, mamimiss ko kayong lahat." Lahat din ng palaro ay sinasalihan niya, kahit hindi naman siya kasama sa kupunang naglalaro. Gulat na gulat ang lahat dahil sa ikinikilos nito. Napaisip din sila na baka yun talaga ang ugali nito at hindi lang mailabas sa trabaho dahil masyado itong focus sa pagtatrabaho. Kinabukasan ng hapon, pabalik na sila ng Manila. Napansin nilang malungkot si Andre at hindi na naman ito umiimik. Pag-akyat sa bus, diretso itong naupo sa pwesto niya at sumandal sa harapang upuan saka natulog. Inakala na lang nila na dahil sa pagod kaya nakatulog ito kaagad. Habang nasa biyahe, napansin nilang parang ang bilis magdilim ng paligid. Nadinig din nilang nag-umpisa ng maghilik si Andre at dahil nga sa dilim ng paligid at walang streetlight ang dinadaanan, hindi napansin ng driver ng bus ang isang humps at halos magtalbugan silang lahat sa loob. Nakita din nila si Andre na bumagsak sa sahig. Ilang segundo din nilang hinintay na bumangon ang kasama. Pero nang hindi na ito kumikilos, nilapitan agad yon ng team leader nila at ni Yugyug. Habang tinatawag ang pangalan pero hindi pa rin ito nagigising. Natakot na silang lahat noon
at sinabi sa driver na tingnan maigi ang mga madadaanan, baka may ospital. Ilang minuto pa ang nakalipas, may nakita silang street sweeper. Pinahinto ng team leader ang bus at tinanong ang aling nagwawalis. "Ate, pwede po bang magtanong, saan po ba ang pinakamalapit na ospital dito?" Tinuro ng ali ang kalsada at sinabing dumiretso lang sila sa bandang unahan. Naroon ang ospital at malapit na sila. Nagpasalamat ang team leader at kaagad na inutusan ng driver na umalis na. Halos 20 minutos na nilang binaybay ang kahabaan ng kalsada, pero wala silang nakikitang kabahayan man lang sa paligid. Hanggang sa nakita nila ang dalawang lalaking naglalakad sa gilid ng kalsada. Huminto na naman ang bus at kinausap ng team leader yung dalawang lalaki. "Kuya, saan po ba may pinakamalapit na ospital dito?" "Emergency na po kasi. Yung kasama ko kailangan ng madala sa ospital." Papaiyak na tanong ng team leader sa dalawang lalaki. Sinipat pa ng dalawa ang mga nakasakay sa bus at tinuro din ito ang kahabaan ng kalsada at sinabing diretso lang sila sa bandang unahan. Naroon ang ospital at malapit na. Nagpasalamat ulit ang team leader at pinaharurot naman ng driver ang bus. Nilapitan ng team leader si Andre na wala pa ring malay at nakasandal sa upuan ng bus. Pinupunasan ng basang bimpo ang muka at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan. Umiiyak na ang ibang kasamahan nilang babae ng mga oras na yon. Hindi na nakatiis ang team leader nila at pinagmamadali na ang driver. Hanggang sa makalipas ang 20 minuto, nakita nilang may checkpoint sa unahan kaya nabuhayan na sila ng loob. Huminto ang bus sa checkpoint. Nilapitan ng team leader ang mga pulis. Nang tanungin niya ang isa sa mga ito, "Sir Mac, maniwala man kayo o hindi, ang sinabi ng pulis na nakuusap nila ay, diretso lang kayo sa bandang unahan. Naroon ang ospital, malapit na." Habang nakaturo sa kahabaan ng kalsada, nawala pa ring bahay na makikita. Pagbalik nila sa bus, napaisip ang team leader nila sa mga nangyayari. Naisip nito na mukhang pinaglalaruan sila. Nang patakbuhin ng driver ang bus, hinanap ng team leader ang cellphone ni Andre at ipinabura sa mga kasamahan ang mga larawan na kinuna ni Andre sa resort. At maniwala man kayo o hindi, nang mabura ang lahat ng pictures, biglang naghugot ng hininga si Andre at nagtanong kung ano ang nangyari. Laking gulat nila dahil kasabay ng pagbalik ng malay nito. Isa-isa nang nagkaroon ng bahay sa paligid at dumami na rin ang kasabay nilang mga sasakyan. Doon lang din nila naisip na bakit may street sweeper sa gabi at bakit wala silang kasabay ng mga sasakyan kanina. Habang nasa biyahe pabalik hanggang makarating sa drop-off area, walang umiimik sa kanilang lahat. Hindi nila maipaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari at ano ba ang nagawa ni Andre, bakit nangyari yun sa kanya. Ang isa pang ipinagtataka nila ay kung paanong naisip ng team leader na burahin ang lahat ng picture sa cellphone ni Andre. "Sir Mac, magandang gabi sa'yo. Sana mapansin mo ang message ko. Ako nga pala si Froilan. Ibabahagi ko lang sana ang karanasan namin ng mga kagrupo ko nang minsang mag-ride kami papuntang Zambales. Anim kaming magkakasama na nakamotorsiklo. Nangyari ito taong 2016. Ang usapan ay magkikita-kita kami sa Quezon Circle. At nang naroon na ang lahat, nagpasya muna kaming kumain at pagkatapos larga na agad. Noong papunta na kami sa aming destinasyon, naging maayos naman ang takbo ng biyahe. Maganda rin ang panahon. At pagdating namin sa resort na sadya namin,
Doon nagkanya-kanya kami ng pag-aayos ng mga gamit at pagkaing baon namin. Kasama ko ang girlfriend ko noon, na ngayon ay asawa ko na. May kanya-kanya ding angkas ang mga kasama ko. Ganito ang madalas naming gawin sa tuwing magkakaroon ng long weekend para mabawasan ng stress sa trabaho. Apat kasi sa kasama namin ay katrabaho ko. Habang nagkukwentuhan kami at nagiinuman sa isang cottage, ang mga babaeng kasama namin ay nagkakantahan sa tapat lang mismo ng aming pwesto. Habang nagkakantsawan kami, biglang nabanggit ng isang kasamahan ko sa trabaho na itago na lang natin sa pangalang Jorik. Buntis daw ang syota niya, na itago naman natin sa pangalang Jenny. Tatlong buwan na raw at hindi pa alam ng mga magulang ni Jenny. Kaya pala ito sumama sa amin ay para manghingi ng payo kung paano sasabihin sa magulang ng babae ang sitwasyon nito. Graduating student kasi sa kursong nursing si Jenny. At ang ikinakatakot niya, opisyal ng Philippine Army ang ama nito. Nag-aalala siya na baka punuin ng bala ang katawan niya kapag nalamang buntis ang anak. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, tumigil na sa pagkanta ang mga kasama naming babae at nagpunta sa dalampasigan. Wala na kasing masyadong tao ng mga oras na yon. Pinapanood nila ang paglubog ng araw at masayang naglalaro ng tubig. Habang pinapayuhan namin si Jorik sa mga dapat niyang gawin, napansin ko ang isang babae na sa tansya ko ay kaedad lang namin. Lumapit ito sa grupo ng mga babaeng kasama namin. Ilang minuto lang ang lumipas. Nagulat ako nang hinimas-himas nito ang tiyan ni Jenny at saka tumingin sa gawin namin. Nakaramdam ako ng kilabot sa hindi ko malamang dahilan. Ilang minuto muli ang lumipas, naglakad na pabalik ang mga kasama namin at naiwang nakatayo yung babae sa dalampasigan habang nakatitig pa rin kay Jenny. Nang makarating na sila sa cottage, tinanong ko kaagad kung sino yung lumapit sa kanila. Sumagot naman si Jenny. Nagtanong lang daw sa kanila kung mag-overnight kami at nag-alok na rin daw ng mga paninda nilang pagkain. Natuwa naman ang mga kasamahan ko at nag-ayang puntahan ang tindahan noong babae. Alas 7 ng gabi. Bumalik na kami sa kwarto na inupahan namin at nagbihis para kumain at pupuntahan namin yung sinasabi noong babae kanina lang. Habang naglalakad kami sa direksyon na itinuro kay Jenny noong babae, napansin namin na wala nang kahit anong ilaw sa dinadaanan namin. At medyo masukal na matataas na rin ang mga naglalakihang puno. Nagkabiruan pa kami na baka isang engkanto yung babae at balak lang kaming iligaw sa gubat. Dahil nga hindi namin makita ang sinasabing tindahan, nagpa siya kaming bumalik na lang sa resort at doon na kumain. Sir Mac, habang naglalakad kami pabalik, may naaninag akong isang imahe sa bandang unahan namin at alam kong tao ang makakasalubong namin. Hindi napansin yon ng mga kasamahan ko dahil abala sila sa pagkukwentuhan at pakikipagkulitan. Nang mga ilang dipa na lang ang layo namin, nagulat ako nang may isang malaking hayop ang mabilis na papalapit sa amin. Dahil nga madilim ang lugar at tanging flashlight lang ang ilaw namin sa daan, hindi kami sigurado kung aso ba o baboy ang nakasalubong namin. Dahil sa takot, nagtakbuhan kami at nang marating namin ang resort, nasalubong namin yung matandang babaeng katiwala. Dahil sa mga itsura namin, napatanong ito kung anong nangyari. Hindi na namin sinabi ang totoo at nagtawanan na lang kami. Matapos namin kumain, ipinagpatuloy namin ang inuman at ang mga babae naman ay nasa kwarto na. Ilang oras ang nakalipas. Pinuntahan kami ng girlfriend ko at sinabing nanakit daw ang tiyan ni Jenny. Pinuntahan naman kaagad ito ni Jorik.
Makalipas ang 30 minuto, sinundo kaming muli ng girlfriend ko at sinabing kailangan ng dalhin sa ospital si Jenny dahil hindi tumitigil ang pagsakit ng tiyan. Kaya nagmamadali kaming nag-ayos ng mga sarili at nagtanong sa mga katiwala ng resort kung saan ang pinakamalapit na ospital. Sumagot yung matandang babae na hindi raw ospital ang kailangan ni Jenny. Kailangan daw na mailayo siya sa lugar na yon. Hindi namin pinansin ang sinabi ng matanda at kaagad na kaming lumarga para samahan si Jorick na dalhin sa ospital ang nobya. Habang binabaybay namin ang daan papalabas ng resort, napansin kong nahihirapan na talaga si Jenny. Dumagdag pa na nakamotor lang kaming lahat. Wala rin kasing sasakyan ng mga oras na yon sa resort na maaaring maghatid sa amin sa ospital. Habang binabaybay namin ang daan papalabas ng resort, walang tigil ang pagkahol ng mga aso sa paligid. Nagkakagulo ang ilang hayop na dinadaanan namin. Nagtatayuan na rin ang mga balahibo ko sa katawan. Nang halos ilang kilometro na ang layo namin sa resort, biglang huminto si Jorick dahil may isang malaking hayop sa unahan namin at nakaharang ito sa kalsada. Hindi ko mawari kung aso ba o babo yon. Wala itong balahibo sa buong katawan at nakalabas ang matutulis ng ngipin. Sinlaki ito ng anak ng kalabaw. Nang humakbang ito papalapit sa amin, nagtilian ang mga angkas naming babae. Maya-maya pa may maliwanag na ilaw ang paparating sa parte kung saan kami nakahinto. Isang tricycle na napakabilis ng pagpapatakbo at bigla itong bumusina ng walang hinto. Biglang tumalon sa gilid yung nilalang at nawala sa madilim na kasukalan. Hinintuan kami ng tricycle at bumaba mula sa sidecar ang dalawang binatilyo. Tinanong kami kung anong nangyari at kung bakit gabing-gabi na ay nasa kalsada pa kami. Nang sabihin namin na kailangang madala sa ospital ang kasama namin, inalok nila kami na isakay sa tricycle si Jenny at sasamahan raw niya kami papunta sa ospital. Nakarating naman kami ng maayos sa ospital. Habang hinihintay ang resulta ng check-up, kinausap namin ang tricycle driver kung magkano ang ibabayad namin sa kanya sa paghahatid. Tumanggi ito at sinabing tulong na lang daw niya yon sa amin dahil hindi rin ito nagpakilala. Hindi naman nagtagal si Jenny sa ospital at naging maayos na rin ang pakiramdam niya. At dahil nga ayaw magpabayad ng tricycle driver, inalok na lang namin ito na kumain. At habang kumakain kami, dito na niya naikwento na isang aswang daw ang humarang sa amin. Matagal na raw yon sa lugar. Madalas daw na ang binibiktima nito ay mga bakasyonista o di kaya naman ay mga gaya namin na nagpupunta sa ganoong lugar para magsaya. Kung nilapitan daw kami ng isang babaeng halos kaedad namin ang itsura, iyon daw ang aswang. Dahil sa ganoong paraan nagagawa nitong ilagay ang tanda niya sa babaeng buntis na bibiktimahin. Dito ko na naalala yung babaeng lumapit kila Jenny noong nasa dalampasigan sila. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Mayroon pala talagang mga aswang. Sa kabila ng modernong panahon, may mga ganong uri pa rin pala ng nilalang. Alas 5 na ng madaling araw nang makaalis kami sa lugar. Hinatid pa kami ng tricycle driver sa lugar kung saan hindi na raw kami masusundan pa ng aswang. Magandang gabi, Sir Mac. Magbabahagi sana ako ng kwentong kababalaghan. Hindi ko alam kung nakakatakot ba ito pero ibabahagi ko na rin. Ako nga pala si Roger, isang motorcycle rider na mahilig sa solo ride. Kung saan saan ako nakakarating. Iba't ibang kababalagan na rin ang naranasan ko. Pero ang tumatak sa akin ay nang minsang mag-ride ako papunta sa tiyuhin ko
na nakatira sa Pangasinan. Mahal na araw noon at wala akong ibang mapupuntahan. Ayaw ko magstay sa bahay dahil napaka-boring doon kapag ganoong okasyon. Hapon ng Miyerkules Santo ako umalis ng bahay. Mas gusto ko magbiyahe ng gabi dahil bukod sa hindi mainit, kakaunti lang din ang mga makakasabay kong sasakyan. Habang binabaybay ko ang kahabaan ng Aliaga Road, bahagya akong nagminor para damahin at langhapin ang sariwang hangin sa paligid. Nang mapadaan ako sa isang malawak na bukirin, may napansin akong lalaki na naglalakad sa gilid ng kalsada. Nakasuot ito ng kulay maroon na long sleeve at maong na nakatupi na hanggang tuhod. Agaw pansin kasi ang sira-sira niyang salakot na yari sa buli. Yung traditional na salakot ng magsasaka. Habang papalapit ako sa kanya, biglang nangamoy na bubulok na hayop. Binilisan ko ang pagpapatakbo para makaiwas doon sa amoy. At nang lagpasan ko yung lalaki, biglang nagtayuan ang balahibo ko sa buong katawan. Nagkataon pang wala akong kasabay ng mga sasakyan. Nang makalapit ako sa lugar, mas malawak na bukirin ang nasa paligid ko. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong lugar. Napaantanda pa ako ng krus dahil hindi pa rin nawawala ang kilabot ko. Ilang minuto ang nakalipas. Nailawan ang headlight ng motor ko ang isang pamilyar na kasuotan. Kulay maroon na long sleeve, maong na pantalon at sira-sirang salakot. Nasa gilid ito ng kalsada. At alam kong isa itong scarecrow. Mas binilisan ko pa ang pagpapatakbo at ilang minuto muli ang nakalipas. Nailawan na naman ng headlight ng motor ko ang kaparehong scarecrow. Sir Mac, halos maihina ako sa takot ng mga oras na yon. Pero hindi ako nagpadala sa takot dahil ayaw ko din namang maaksidente. Nang may madaanan akong isang maliit na tindahan, huminto ako para bumili ng sigarilyo at soft drinks. Makalipas ang kalahating oras, medyo wala na ang kaba ko, kaya nagpatuloy ako sa biyahe. Mga ilang kilometro pa lang ang natatakbo ko. Nakita ko na naman yung scarecrow sa gilid ng kalsada. At sa pagkakataong yon, parang nakaharap na ito sa akin. Nang mapatapat ako dito, nakita ko na may naaagnas itong mukha at para bang humahakbang ito papalapit sa akin. Dahil sa takot, pinaharurot ko ang motorsiklo. Tiyempo namang nadaan sa lubak ang unahang gulong, kaya bumaliktad ito at tumilapon ako sa unahan. Maya-maya pa may mga tao nang lumapit sa akin at tinanong kung ayos lang ba ako. Mabuti na lang galos lang sa magkabilang siko at tuhod ang inabot ko. Hindi rin nasira ang motor ko. Habang inaalalayan ako ng mga taong tumulong sa akin, nakita ko pa yung scarecrow na naglaho sa madilim na bahagi ng bukirin. Kahit hindi naman masama ang pagkakabagsak ko, nang magandang loob ang isang taga-roon na dalhin ako sa bahay nila para gamutin ang mga sugat ko. Ayaw pa nga sana nilang umalis ako at doon na muna matulog pero hindi na ako pumayag. Ilang oras din akong namahinga at muli na naman akong nagpatuloy sa biyahe. Alas 12 na ng gabi nang makarating ako sa bahay ng aking tiyuhin. Sir Mac, kumusta? Ako nga pala si Boyet. Isang butcher o tagakatay ng baka dito sa Cavite. Edad 38. May asawa at dalawang anak. Share ko sana yung karanasan namin ni Erpat noong 13 taon pa lang ako. Sana maisama sa mga kuwento mo. Gusto ko kasing madinig yung pangalan ko na babanggit mo para maipagyabang ko sa mga kaibigan at kakilala ko dito sa amin. Nax,
hindi ko nababanggitin ang pangalan ng lugar kung saan naganap ang pangyayari. Bukod tanging ako at ang aking ama lang kasi ang nakaranas ng ganoon sa lugar na yon. Kaya tiyak na marami ang magagalit sa akin na taga roon kapag nadinig ang kwentong ito. Isa pa, umalis na rin kami sa lugar dahil na rin sa takot. May mga kakaibang pangyayari rin naman doon dati tungkol sa mga aswang at mambabarang. Pero bukod tanging naiiba yung karanasan namin ni Erpat. Nangyari ito taong 1997. Isang tagakatay ng baka si Erpat. Madalas ko siyang panoorin sa pagkakatay para matutunan ang ginagawa niya. Gusto ko kasi maging katulad din niya. Yan lang ang pangarap ko noon. Idolo ko si Erpat pagdating sa pagtatrabaho. Bukod kasi sa masipag, napakamadiskarte pa. Kapag may kinakatay na baka si Erpat, binibili niya ang mga laman loob nito sa may-ari ng slaughterhouse sa mas mababang halaga at ginagawang pinapaitan. Hinahalo naman sa lugaw ang ibang parte na ibinebenta namin tuwing hapon. Simula noong 9 gulang ako, ganito na ang ginagawa ni Erpat. Tuwing alas 4 ng madaling araw, sumusunod ako sa kanya sa slaughterhouse at kinukuha ang 2 timbang laman loob ng baka. Walking distance lang naman yung slaughterhouse sa amin. Pagdating sa bahay, magkatulong kami ni Ermat sa paglilinis at paglalaga nito. Pagdating naman ni tatay ng alas 7 ng umaga, siya naman ang magluluto. Ang madalas na bumibili sa amin ng pinapaitan ay si Lolo Turo na nakatira sa kabilang bahagi ng creek. Nagsusolo ang matanda sa maliit niyang bahay. Napakadaming tanim na gulay sa bakuran niya na siya namang ipinagbibili niya sa mga kalugar namin. Si 70 anyos na si Lolo Turo pero malakas pa rin ito at nakakasabay pa sa inuman. Kaya nagulat kami nang dumating yung pagkakataong hindi na lumalabas ng bahay si Lolo Turo. Doon din nagsimulang mangamoy ng pinaghalong malansa at nabubulok sa creek na namamagitan sa bahay namin at sa matanda tuwing madaling araw. Nakikipagpaligsahan ito sa amoy ng creek. Doon din nagumpisang dumaing ang matanda. Nung una akala ko may kasama itong nobya dahil yung ungol niya parang nakikipaglampungan. May mga pagkakataon pang para na siyang nalalagutan ng hininga. Natatawa na lang ako kapag nadidinig ko yung daing ni Lolo. Napansin ko na kapag huminto sa pagdaing ang matanda, nawawala din yung amoy na nakakasulasok. Nung una hindi ko yun pinapansin, pero noong 3 araw na magkakasunod na, naaamoy ko yun. Nagduda na ako dahil baka iba na yung nangyayari sa matanda. Isang madaling araw, magsasabay sana kami sa pag-uwi ni Erpat. Pero bigla namang nagdatingan ang mga kakatayang baka kaya pinauna niya ako sa pag-uwi. Dala ang mga laman loob na nakalagay sa 3 timbang malalaki. 2 tricycle lang inarkila namin ni tatay para maihatid ako sa bahay. Pagbaba ko pa lang ng tricycle sa tapat ng bahay namin, nag-contest na naman yung amoy ng creek at yung isang pambihirang amoy na di ko alam kung saan nagmumula. Kaya napatakip ako ng ilong. Kahit yung tricycle driver na pahanga sa amoy na yon. Nakita ko pang napasimangot si Manong at tiningnan ako. Inakala pa yatang umutot ako. Dahil mabigat ang mga timba, isa-isa kong ipinasok at diretso kong nilagay sa likod bahay namin. Dito kasi kami naglilinis ng mga laman loob ng baka bago ilaga. Pagpasok ko wala namang amoy sa loob ng bahay. Pero nang buksan ko yung pintuan sa likod bahay namin, grabe, binati ako ng amoy na kulang na lang maging dahilan ng pagpanaw ko. Grabe yung amoy, talagang tumatambay sa ilong. Hindi na ako nakatiis, kaya tinanglawan ko ng flashlight ang ibabang bahagi ng creek. Wala namang patay na hayop o nabubulok na kung ano. Napailing na lang ako dahil
nadidinig ko na naman si Lolo Turo na umuungol. Ibang klase si Lolo. Kahit may mabahong amoy, tuloy pa rin ang pag-ungol. Pagbalik ko sa labas para kunin ang ikalawang timba ng laman loob. Nakadinig ako ng kalabsaw ng tubig sa likod bahay. Medyo nainis ako dahil sigurado akong isa na naman sa kapitbahay namin ang naghagis ng basura sa creek. Kaya lalong bumabaho doon. Nagmadali na ako sa pagbubuhat at nang buksan ko ang pinto sa likod bahay. Laking gulat ko dahil wala na yung timba na ipinasok ko. Napakamot pa ako ng ulo habang nagpapalingalinga sa paligid. Ilang minuto din akong nakatayo at nagpapalingalinga sa paligid, pero wala talaga yung timba. Hindi naman ganoon kalawak ang likod bahay namin, para mawala yun ng ganun-ganun na lang. Imposible namang mahulog yun sa creek dahil yero ang bakod doon. Pinuntahan ko si Ermat sa kwarto at tinanong kung siya ba ang nag-alis ng timba sa likod bahay. Pero pati siya ay nagtaka dahil hindi pa daw siya lumalabas ng kwarto mula pa kaninang dumating ako. Napaisip kaming dalawa kung saan yon napunta. Napagalitan pa ako ni tatay pag-uwi niya at napag-isipan ako ng hindi maganda. Baka daw binenta ko lang. Hindi na ako nangatwiran dahil hindi rin naman ako mananalo. Nang sumunod na linggo, papaalis pa lang ako papunta sa slaughterhouse para kunin ang mga laman loob. Nakaamoy na naman ako ng nakakasulasok na amoy. Naisip ko pa na hindi kaya patay na si Lolo Turo at nabubulok na? Kaya ganoon katindi ang baho at baka multo na lang niya yung nadidinig kong umuungol. Paglabas ko ng bakura namin, sumilip muna ako sa bahay ni Lolo Turo. Walang ilaw sa loob at sunod-sunod ang pag-ungol na nagmumula dito. Napapitik ako ng daliri at naisip ko na kapag naluto ang pinapaitan ay dadalan ko siya para malaman ko rin kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Nang mailuto nga ni tatay ang pinapaitan, naglagay ako sa isang maliit na kaserola at sinabi kong dadalhin ko kay Lolo Turo dahil mukhang may sakit. Magdadalawang linggo na din kasi na hindi ito bumibili ng paborito niyang pagkain. Sumang-ayon naman ang mga magulang ko. Pagpasok ko sa bakura ng matanda, nasalubong ko ang isang kaedad ni nanay na babae at isang batang babae na sa tingin ko ay kaedad ko lang. Napatitig pa ako doon sa batang babae dahil nagandahan ako. Kung hindi pa ako tinawag nung ali at nagtanong kung ano ang sadya ko, baka maghapon akong nakatulala habang nakatitig sa batang babaeng yon. Nang iabot ko yung kaserola sa ali, kinamusta ko si Lolo Turo. Nalaman kong anak pala ito ni Lolo at bumisita lang sila para tingnan ang kalagayan ng matanda. May sakit nga raw si Lolo Turo at hindi na nakakapagsalita. Awang-awa ako kay Lolo ng mga oras na yon, Sir Mac. Nasilip ko kasi itong nakahiga at nakabuka pa ang bibig. Payat na rin at halos balat na lang yata yung nagdudugtong sa mga parte ng bungo niya. Wala rin akong naamoy na mabaho sa loob ng bahay niya. Kaya nagtaka ako kung saan nagmumula yung mabahong amoy tuwing madaling araw. Pagbalik ko sa bahay, kaagad ako nagkwento sa mga magulang ko. Naisipan tuloy ni Airpats na maglinis ng likod bahay at alisin ang ilang nakabarang basura sa daluyan ng tubig sa creek. Dahil baka daw iyon ang dahilan kaya nagkasakit si Lolo Turo at baka magkasakit din daw kami. Nang sumunod na araw, tatlong timba na naman ng laman loob ang dala ko. Kulang ako sa tulog dahil sa kakabasa ng comics at kakaisip doon sa apo ni Lolo Turo na hindi ko man lang nalaman ang pangalan. Kaya nagmamadali kong binuhat ang mga timba at ipinasok sa loob ng bahay. Gaya ng mga nakaraang araw, naroon na naman yung mabahong amoy. Nainis na ako dahil kakalinis lang namin ni tatay sa creek. Bakit may ganoong amoy pa rin? Sumilip na ako sa bakod ng kapitbahay namin
at baka may patay na aso o anumang hayop. Pero wala din akong nakita. Hinubad ko na yung damit ko para ipantakip sa ilong at nagmamadali kong ipinasok lahat ng timba. Sir Mac, hindi ko alam kung may nagtitrip lang ba sa o talagang may nag-aabang na magnanakaw. Dahil nawala na naman kasi yung unang timba ng laman loob na inilagay ko sa likod bahay. At bigla ding nawala yung mabahong amoy. Hindi ko tuloy alam ang ikakatwiran kay Erpat. Namumuro na ako sa kanya. At dahil nga hindi ako pinapaniwalaan na bigla na lang nawawala yung mga laman loob at napag-iisipan na din akong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Tinanggap ko na lang yung mga sermo ni Erpat. Maging si Ermat pinaghihinalaan na rin ako. Dahil doon, madalas na akong sinasabayan ni Erpat sa pag-uuwi ng mga laman loob at kapag may iba pa siyang gagawin sa slaughterhouse. Pinaghihintay niya ako at sabay na kaming umuuwi. Isang araw, maagang natapos si Erpats. Maaga din naming naiuwi ang mga laman loob. Saktong alas 4 ng madaling araw yon at doon unang beses na amoy ni Erpat yung napakabahong amoy. Anong amoy yon? Lintik na mga kapitbahay to. Malamang may nagtapon na naman ng patay na aso o pusa sa creek. Kaya ganyan ang amoy, mga bastos. Sabi ni Erpats habang panay ang dura at hindi maipinta ang muka. Panay din ang pahid niya ng ilong. Iba kasi talaga yung taglay na kabahuan ng amoy na yon. Nang ipasok ni Erpat ang isang timba ng laman loob, nasalubong ko pa siyang nakasimangot at sinabihan akong takpan ko raw ng planggana yung ipapasok ko at baka mahawa ng amoy. Pagbukas ko sa likurang pinto, wala na roon yung timbang pinasok ni Erpat. Kaya hinintay ko siyang makabalik at sinabi kong wala na yung inilagay niya sa likod. Nagmamadali siyang sumilip at saka nagmura ng nagmura. Mabilis siyang lumabas dala ang sumpak at hinagilap kung sino ang kumuha sa timba ng mga laman loob. Punyetang mga magnanakaw yan! Laman loob na lang nanakawin pa. Kapag nahuli ko yan kahit sino pa siya, lalagyan ko ng butas sa mukha yan. Walang inabutan si Erpat, kaya nakabusangot siya habang naghahanda kami ng mga sangkap sa pagluluto. Lumipas ang buong araw namin na palaisipan kung sino ba talaga ang magnanakaw. Dahil ilang beses na rin yon nangyayari. Kung aso o hayop ang tumitira noon, bakit pati timba kasamang nawawala? Naisip namin ni Erpat na painan yung magnanakaw at huhulihin namin sa akto. Sa wakas, naniwala din sila sa akin. Nang sumunod na araw, inayos namin ni Erpat ang bakod sa likod bahay. Tinakpan ng mga butas at iniwan lang ang isang bahagi na pinaghihinalaan naming dinadaanan ng magnanakaw. Naglagay din si Erpat ng butas sa dingding na kasya ang barrel ng sumpak niya. Maayos na ang plano, kaya nang maiuwi namin ang mga laman loob ng sumunod na madaling araw, sinadya ni Erpat na maglagay ng isang timba sa likod bahay nang hindi tinatakpan. Inabangan namin kung sino ang papasok at kukuha nito. Ilang minuto lang ang lumipas, bigla na naman nagparamdam ang napakabahong amoy. Napahanga na naman ito si Erpat. Nakita ko kasing sumimangot siya at napatakip ng ilong. Tiniis namin ni Erpat yung amoy at inabangan kung sino man yung magnanakaw na may kakaibang halimuyak na dala. Maya-maya pa, nagtunugan ng mga yerong bakod at may isang anino ang lumabas doon. Iniumang ni Erpat ang sumpak sa butas ng dingding. Pero pareho kaming hindi nakakilos nang makita namin ang itsura ng magnanakaw. Maninipis at mahahaba ang mga braso nito at kulay burak ang balat. May mga tumutulo pang kung anong likido sa katawan. Hindi namin masyadong nakita ang muka pero sigurado kaming tao yon na may kakaibang anyo. Inabot niya yung timbang may laman loob.
Kaagad na bumuelo si Erpat ng pagsumpak. Pero hindi ito pumutok kaya mabilis niyang binuksan ang pintuan at inundayan ng hampas yung nilalang. Pero hindi niya ito inabutan. Nakatalon ito sa creek dala ang isang timbang laman loob. Napahanga ako ng saglit sa nilalang dahil hindi man lang nito binitawan yung timba at nagawa pa kaming takasan. Hinanapan namin ito sa creek pero naglaho itong parang bula. Ang nakapagtataka pa, hindi man lang nagising ang mga kapitbahay namin kahit nagkakagulo na kami ni Erpat sa paghabol doon sa nilalang. Hindi kami makapaniwala sa nangyari. Nagkatinginan pa kami na parabang iisa ang tanong sa isip. Kung sino o ano yung nakaharap namin. Pagbalik namin sa bahay, naroon na si Erma at tinanong kami kung anong nangyari. Dala ng pagkabigla, hindi kami makasagot sa mga tanong ni Ermat. Sir Mac, wala kaming pinagkwentuhan na kahit sino. Mahirap ng mapagbintangan na adik. Hindi din kasi namin alam kung tao nga ba talaga yung magnanakaw. Dahil sa nangyari, tinaasan ni Erpat ang bakod sa likod bahay at inilipat niya sa harapan ang pinaglilinisan namin ng laman loob. Ginawa na lang tambakan yung likod bahay dahil na rin sa malupit na amoy doon tuwing madaling araw. Hindi na rin kami nag-usisa pa ni Erpat kung saan ba nagmumula yung amoy na yon. Makalipas ang isang linggo, napansin kong tuwing madaling araw na umuwi kami. Nadidinig ko na patindi ng patindi sa pagdaing si Lolo Turo. Hanggang sa makurious muli ako kung ano ba ang ginagawa ng matanda tuwing ganoong oras. Nang madinig ko ang sobrang lakas na pag-ungol ng matanda, na parang malalagutan na ng hininga. Dali-dali akong tumakbo sa bahay niya at sinubukan kong silipin kung anong nangyayari. Wala pa ring ilaw sa loob ng bahay, kaya wala din akong makita. Papaalis na sana ako nang makarinig ako ng natutuping yero sa bandang likuran ng bahay namin. At nang silipin ko ang gawing yon, halos mapatili ako dahil naroon yung nakaharap naming nilalang at parang may kung anong sinisilip sa bahay ni Lolo Turo. Humanap ako ng bagay na pwedeng ibato at nakadampot ako ng malaking tipak ng adobe. Ubod lakas kong ibinato yon sa nilalang at tinamaan ko ito sa likod. Mabilis itong tumalon at biglang nawala sa madilim at masukal na bahagi ng creek. Sir Mac, nanginginig ang buong katawan ko ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o pag-aalala. Pangalawang beses ko nang nakita yung nilalang at alam kong hindi ito tao. Naikwento ko kay Erpat yung nangyari at maging siya ay hindi rin alam kung ano ba yung nilalang na yon. Malabo naman daw na aswang dahil hindi naman daw ganoon ang paglalarawan ng tatay niya sa mga aswang. Alam kong gusto ng ikwento ni Erpat sa mga kumpare niya ang tungkol sa nilalang. Pero alam ko ding ayaw niyang mapag-isipang nababaliw o naaadik, kaya mas pinili niyang manahimik na lang. Maging ako man ay hindi din makapagkwento sa mga kaibigan ko. Simula noon, naging tamang hinala si tatay sa tuwing aalis siya papunta sa trabaho. Paulit-ulit niyang sinasabi kay Ermat na ilakang lahat ng pinto at huwag hahayaang walang ilaw sa kusina at sa likod bahay. Nagtataka na tuloy si Ermat sa kanyang ikinikilos. Makalipas ang tatlong araw, bandang tanghali, umihi pang malakas na hangin at bigla na namang nangamoy na bubulok sa likod bahay namin. Pero sa pagkakataong yon, lahat ng kapitbahay namin ay naamoy na ito. Panay na ang reklamo ng lahat. Hindi daw sila makakain ng maayos dahil sa amoy. Isang kapitbahay namin ang pilit hinanap ang pinagmumula ng amoy at sa bahay ni Lolo Turo siya napunta. Nagtawag na ito ng iba pang kapitbahay para kumpirmahin ang hinala niya. Sininghot-singhot nila ang loob ng bahay ng matanda
at pagkatapos, isa-isang magtatakbuhan papalayo at dudura ng dudura. Tumawag sila ng tanod para i-report ang amoy. Pero bago pa dumating ang mga tanod, nabuksan na ng mga kapitbahay namin ang bahay ni Lolo Turo. Halos masira ang mga mukha ng chismoso at chismosa sa amin nang mabuksan ang pinto at yung iba kulang na lang isuka lahat ng kinain dahil umalimbukay ang napakabahong amoy at tumambad sa kanila ang namamaganang bangkay ni Lolo Turo. Sa tansya ng mga taga-barangay, tatlong araw ng patay ang matanda, kaya ganoon nakabaho ang amoy. Sir Mac, awang-awa ang lahat sa sinapit ni Lolo Turo. Ang buong akala kasi namin may nagbabantay sa kanya. Pero hindi pala nanatili doon yung aling nakita ko, dahil inaasikaso raw nito ang perang pampagamot daw sana ng matanda. Simula ng araw na yon, mas lalong naging balisa si Erpat. Hanggang sa nagdesisyon siyang ibenta na lang ang bahay at lupa namin at bumalik na lang sa Cavite. Doon na rin namin na ikwento kay Erma ang tungkol sa nakaharap naming nilalang. Nang matapos kaming magkwento, nagpalipat-lipat ng tingin si Erma sa amin ni tatay at hindi nagsasalita. Hindi ko alam kung naniniwala ba siya o nagdududa. Nawala na rin kami ng balita doon sa lugar. Nitong bago lang mag-pandemic, bumalik ako sa lugar at malaki na ang pinagbago ng mga kabahayan. Pero yung creek, mas lalong mabaho at mas madumi.